Imagine, sing-sing pa na to. Grabe. Pero hindi mo na isuntok sa kaaway mo. Hi guys! Ito na naman po ang Lakwacherang Mamita. Pupunta po kami ngayon sa Sharjah Gold Souk. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalaki ang Gold Souk dito sa Sharjah compared dito sa Ajman. Makikita nyo kung gaano kalalaki ang mga gold na nakadisplay doon sa mga shop. As in ang lalaki, at mamamangha kayo sa ganda at laki ng mga kwintas na may makikita ka pang belt. As in may makikita ka pa na mga kwintas na hindi mo maiisip or maano na may nagsusuot pala ng ganung kalaking kwintas, kasi para na siyang vest, para na siyang kumbaga sa baby, parang sa pola na siya. Pero usually ang mga nagsusuot noon yung mga lokal dito, at yun ay ginagamit kapag or nireregalo nila sa nikah or pag nag-engage sila sa mga kapwa nila lokal. So samahan niyo kami guys, pupunta kami doon. Ayan na naman po, sabi ng traffic light, stay safe. Green na siya, you can go. Ayan. Tumatalo po ang aming sasakyan. Up is stop. So ayan na naman po ang smiley sa traffic light. Di ba? Nakangiti siya. Give way to the pedestrians. Go. Shops na puro gold talaga ang mabibili mo. May mga ilan-ilan din na white gold, pero mostly mga gold talaga. Yan. So hanggang dun po siya sa dulo, hindi na po kapupunta dun kasi ang makikita niya naman po ay mga tradition designs nila dito na malalaki. Yan. Sa taas naman po, makikita niyo yung mga gawaan din ng gold. Yung magpapasadya kayo ng mga design. Yan, sa taas. At saka mga carpets. Oh my!
kapag ganyan kalaki ang sinuot mong pintas, tagpas na ang leeg mo. Diba? Dito po ako usually bumibili ng mga gold ko. Yan. For how many years na po nila akong suki. Kaya binibigyan po nila ako ng discount. Eh, since pandemic po, so hindi po ako makapasok ngayon. Inaantay ko pa po ang lumabas ang kahit isang tao sa loob. Guys, ito na po tayo sa loob ng Gold Souk. Yan po ang makikita nyo. Ng malalaking gold. Yan. Bali, hanggang tingin na lang po tayo ngayon kasi ang mahal po ng gold. Ay. Kapag sa Pilipinas mo kaya sinuot tong gantong kalalaking kwintas, siguro kidnapin ka na talaga. Kasi ang lalaki niya, di ba? Can you imagine yung magsusuot pa ba lang ganyan sa Pilipinas? O diba, ang laki? Grabe! Ang ganda naman ito! Ay! Ang laki niya! Ano kaya magsusuot niya? Grabe siya! Ang nalaki na lang yung mga singsing niya, oh. Singsing lang po yan. Dahil yung bracelet na ito, bangles. Diba? Kaya niyo mabang isuot sa Pilipinas yan? Imagine, pati keychain gawa sa ginto. Oh guys, mamili na po kayo pero padalhan niyo po ako ng pera pambili. Ay, ito ang gusto ko. Ang ganda niya. Siguro mga ano to, 60,000, 70,000 ang isa. Ganda niya, guys. Oh, di ba? Ito ang gusto ko, yung ganyang bracelet. Ayan po siya, mga ka-friendship. Ang babaeng pinakamaganda sa balat ng Mars. Ba't kasi may ganyan? Hanggang tingin na lang ako guys, kailan kaya ulit ako makakabili ng mga gold o mga bangles. May sinising akong ganito. Asa yung nakikita mo yung bracelet? Sabi mo. So kasama ko po ngayon guys, ang napakagandang ano, Pilipina. Ayan po guys, tabi-tabi po ang mga bilihan ng mga gold dito, ng mga shop. So, isa lang po ang presyo niyan. So, kanya-kanyang suki lang sila. Diba? Nakakasilo ang kanilang kagandahan. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabili. Kasi, tumaas po ang presyo ng gold ngayon. Unlike po before, ang 18K is 95 lang per gram. Ngayon, nasa 173 na po yata, 177. And syempre, kailangan nyo din pong magbayad sa labor charge din nila. Ayan po yung mga design ng mga bangles nila. Diba? Ang ganda sa matang. Ang gandang tingnan. Nakakaakit talaga. Kaya lang, wala tayong pambili guys. So, ayan po siya. Mga typical na kwintas na sinasaat ng mga lokal pag kami mga occasion sila. Gayon din ng mga Indian nationals. Silang white gold.
So, yan po ang friend ko. Okay, which pendant you can know? Marunong ko sila magsalita ng Tagalog. Kamusta ka? Mabuti naman. Magkano ngayon ang gold? Ngayon po, 161.5. Bumaba siya? Bumagsak siya. Ngayon kasi 174. Yeah. Pendant, kasi mga... Ito, isa dito, nagtatagalog din siya. 365 lang yan. Oh, binibendahan niya ako, 365 daw. Ito, juice. Oh, pag bumili ka dito, may libre kang juice. Oh, diba? Ang babait nila. Ito yung ibang gold nila na hindi naman ganun kalaki. Pero kung tayo sa Pilipinas magsusuot, siguro matatakot tayo. Yan, diba? Yan po yung maliliit na biceps. Yan. Magkano nagra-range yung sets nyo dito? Depende. 700, 650, 450. Depende po sa grams kasi. So now, ang gold price po ng 18K is 161.50. Ayun po siya. 21K is 188.50 dirhams. And 22K is 197.50 dirhams. At ang 24K is 210.25. Ayoko bumili ng 24K kasi ang 24K ay malambot, di ba? So, pag nainitan siya, lumalambot siya. Yan po yung mga guwapo kong friends dito sa OM. Guwapo, kabayo! O, di ba marunong sila mag-Tagalog? Saan nga, maliit? Ito po yung mga sing-sing. Ano ka dito? Yeah. Yung maliit na ganun. Wala eh. Sabi mo meron. Ito naman yung mga gigaw nila. Yeah. 18K. Tic-tac. Ano tawag niya? Tic-tac. Tic-tac earrings yan. Another design. Doon sa kanya. Ito din po for sale. Kung sinang po walang boy girlfriend dyan. So, ito po yung... kita nyo? Dami mga hikaw yun. Dito pa sila lang po nabili. Pili mo ako penda na pwede dito. Actually, pag bumili po kayo ng gold dito, akala ko nila, gold price lang ang binabayaran. Pero syempre, hindi lang gold price ang binabayaran, kundi pati tax at saka yung labor charge. Diba? May labor charge kayo aside from pay gold? Yung gold. So, magkano yung labor charge usually? Labor charge po depende sa bigat. Depende sa design. And design also. Meron nang apo. So, guys, iintindihan niyo na ha, hindi lang po gold price ang binabayaran pag bumili kayo ng ginto, kundi pati ang labor charge at tax. Kung magkano ang gold plus may labor charge? Kung magkano ang gold? Plus making charge. Plus making charge. Asunin mo yung data yung gusto niyo. Magkano ang wedding ring nagre-range? Wedding rings po, depende sa bigat. From simula, how much? How much 500, is the cheapest? 500. 500 dirham? 600. Pero manipis na yun. Kapal na yun sa 600. 600 dirham? So, wedding ring? Parang ganyan pag-tapsa. You have sample? Okay, wait. Final. I'll take... Wait. So, ito po yung mga ganyan. Ito po yung 600, 650 dirham. Okay, I have another option. Depende pa rin sa grams. Oh, depende pa rin sa grams. Tapos, ano yung pinakamabigat mong wedding ring? 10 grams, dalawa. 10 grams yun. Oh, mga ganyan. Yan. Makapal. So, ito po yung makapal. Ito mga nasa 2,200. Nasa 2,000 dirhams or 2,100 dirhams po siya. Yan. So, 18K siya, di ba? 18K lang. Yan. May 22 din ako dito. Kung gusto niyo pong makapag-asawa ng milyonaryo na may-ari ng gold, so kaya hanapin niyo po siya. No, nandito ako sa suki ko na jewelry shop, gold shop. No, how to explain this one? Ilan siya, Singaporean? So dito ako nabili ng mga gold. Chain? Ayan. Mga chain. O diba, ang gaganda niya. Ang mga wedding rings sa mga mag-aasawa dyan. PM lang po kayo sa akin. Order po kayo sa akin ng wedding ring nyo. Yan. Ito po binilhan ang anak ko ng wedding ring. Kaso ito, tingin kaya natin. O, diba? Ang lalaki mo talaga. Nasa 41.78 grams itong nasa gilid. Eh, hindi ko naaalamin kung gaano kabigat itong parang sapola na napakalaki. Dahil for sure,
baka nasa kalahating million ang halaga niya. Normal na ka, siguro sa kanila yung ganyang kalalaking kwintas talaga. Sa tradition nila, ayaw nilang magsuot ng maliliit na kwintas. So, ang dami mong makikita ng ganyang kalalaking alahas talaga dito, na binibili talaga nila. Pagpasyal ko sa Gold Souk at nasilayan nyo kung gaano kalalaki ang mga alahas na makikita nyo talaga doon at on display. So guys, don't forget to subscribe, like, and share!